Mga kapatid, hindi pa rin tayo makakatakas sa pag-ulan ngayong Linggo. Dahil rainy season, mararamdaman pa rin natin mahinang hanging habagat, mga kapatid. Magdudulot yan ang kalat-kalat na pag-ulan lalo na sa kandurang bahagi ng Ilocos Region at Central Luzon. Hindi naman malakas ang ulan pero kailangan nyo pa rin magbit-bit ng payong. Samantala, dito sa Maynila makakaranas tayo ng maulap na panahon na may konting pagkulog at pagkidlat. At paalala lang mga kapatid, kapag kumikidlat, sumilong muna sa loob ng bahay para di magaya sa isang namatay at sa tatlong sugatan sa Laguna na ito Sabado dahil sa kidlat. Inaasahan naman ang mas magandang panahon sa Bisaya sa mga susunod na araw. Samantala, habang dito sa Mindanao, posibleng makakaranas sa malakas sa pag-ulan ang Davao, mga kapatid. Nakataas naman ang red alert sa South Cotabato matapos mamatay ang tatlong tao doon dahil sa pag-apaw ng ilog. May naispatan ding bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Tropical Depression Canun ang tawag dito. Posibleng mamayang gabi ay pumasok ito sa bansa at maging bagyong Enteng. Pero tulad na Karina ay i-exit din agad ito. Kung gusto niyo pa nakaragdaga impormasyon sa taya ng panahon at mga balita na mapanood, pwede kayo manood sa Weather Information Network, ang kauna-una ng 24/7 weather and public information channel sa bansa. Eksklusibo po yan para sa Signal Cable subscribers. Pero maiba tayo mga kapatid. Kasunod na namatay ni Dolphy ang isang kakaibang uri ng babae, si Miss Maita Gomez. Isang anak mayaman, 1967 Miss Philippines World at dating sikat na fashion model. Pero biglang naglaho sa kabundukan para sumapi sa armadong pakikibakang makakaliwa. Bumalik lang siya sa lipunan pagkatapos ng EDSA pero di pa rin tumigil sa pakikibaka. Isa siya sa nagtatag ng grupong Gabriela at koalisyong makabayan ng mga makakaliwang party list. Ibang klase talaga. Beauty queen na, revolusyonaryo pa. At yan ang ulat panahon sa ngayon. Ako po si Lourdes Vera.